Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito na naman ang inyong lingkod sa palatuntunang liwanag at magasagot Katoliko, kapatid na Silbert Don Duyano Senior, kasama ang ating mga kaibigan, mga kapatid, mga radyoman sa RMN Dipolog, sa technical side, kasama ang radyoman Tax Ilumba, kasama ang radyoman Johnny Luod. At huwag nating kalimutan ang ating paunang paggalang sa ating ama ng ating istasyon. Kasama ang radyoman Edgar Dagumo, of course, no, with the whole staff ng RMN Dipolog. Hindi ko na lang pangalanan, mga pangalan, okay, para hindi tayo ma-short sa oras sa ating paksa ngayon, oh, mga kapatid at mga magulang. And of course, huwag natin kalimutan ang paggalang natin sa ating Ama, sa ating Diocese of Dipolog, Most Reverend Severo Caermari, of course, kasama ang buong kaparian sa Diocese of Dipolog, tumulong, no, sa ating obispo sa gawaing pastoral. Okay, isama na din natin ang ating governor at mayor sa ating lugar at sa ating universal pastor, no, ang ating Pope. At gayong mga nakikinig ngayon sa radio, both AM FM band at saka kayong mga nanood sa live stream ng RMN Dipolog, aking pagalang sa inyong lahat, happy Lord's Day. Okay, kahapon kapistahan ng Dipolog, sa patrong Our Lady of the Holy Rosary. Okay. So, ngayon, dahil muntik akong magbisaya. Okay. Nakalimutan ko, Tagalog pala ang palatuntunang ito. Okay, no? Dahil iniba na natin, no? Dahil ang palatuntunang ito, naka-address ito sa lahat ng mga Pilipino. Hmm? Hindi kasi lahat ng mga Pilipino makaintindi ng Bisaya, kaya mag-Tagalog tayo, no? Sa itong programa lang, no? Dahil sa ibang mga programa naman, hindi naman yata tama kung Tagalog lang. Dahil Bisaya ako, may programa din akong Bisaya. So may mga pagkakataong Bisaya din ang marinig ninyo sa boses ko. Dahil hindi ko naman buong talikuran ng Bisaya. Okay? So especially yung nasa sa Sangka program sa RMN Dipolog, Bisaya ang ginamit. So mag-Bisaya ako sa palatuntunang iyon. Pero sa palatuntunang ito, since napangako ko na sa inyo na magtatagalog ako, dahil ang palatuntunang ito Tagalog na, no? Para sa lahat ng mga Pilipino na makaintindi, mga Bisaya makaintindi ng Tagalog, pero yung mga Tagalog hindi makaintindi ng Bisaya. Of course, hindi lahat, no? Bakit ganon? Dahil nasa subject kasi sa eskwelahan ng Tagalog. At yan ang ating national na wika. Oh, salita. Yes. Okay. So, alam nyo na, no, kung bakit. Huwag ko nang pahabaan ang pag-explain sa ganon, no. Alam na ninyo ang ibig kong sabihin. Okay. Nasa
Oktubre tayo na buwan at ang buwan na ito ay buwan ng Rosario. So nakapokus tayo sa ating Dasal na Rosario. At isa sa ating sinalita sa pagdasal ng Rosario, by the way, ang Dasal na Rosario ay hindi ito aral ha. May iba kasi, may nasalubong ako sa social media na maling aral daw ang Rosary. Sinabi ko sa kanya, hindi aral ang Rosary. Isa itong uring prayer. Oh, prayer meditation. Isang devotion sa pagpipray. Iba ang aral. Yung aral, yung mga teachings natin katulad sa ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Aral iyan. Oh. Tungkol sa Trinity. Okay, aral iyan. Pero pagdating sa Rosary, hindi ito aral. Ito ay prayer. Prayer, pag sinabing prayer, devotion. Oh. Ating mga gawa natin sa paghingi ng pabor sa Diyos. At dahil makatulong din ang mga santo sa pag-pipray, kaya humingi din tayo ng pabor sa mga santo na tulungan tayo sa pagpipray. Hindi ito unawaing pinarami na natin ang mediator sa New Covenant. Kung mag-ask tayo ng pabor o mag-request tayo sa mga santo, hindi ito violation sa turo ng Biblia na isa lang ang mediator. Dahil ang tinukoy na isa lang ang mediator, referring ito sa pagka-mediator sa New Covenant, ang namatay sa cross na ang kanyang kamatayan para sa ating kaligtasan. Si Jesus Christ lang ang one mediator sa New Covenant. Pero pag-usapan natin, mediator o yung pumagitna sa pangangaral, yung pag-preach, no? Pag-tuturo, ang dami. At saka yung pag-pipray, yung pumagitna sa pag-pipray, magpatulong tayo sa iba sa pag-pipray, tulungan tayo sa mga dasal nila, yan. Yan ang ibig nating sabihin na mediator o intercessor yung iba sa pangangaral at sa pagpipreach. Pero iisa lang ang mediator sa New Covenant. Si Jesus lang. So hindi ko na ulitin yan. Dito tayo sa yung pagtawag natin ng ina o mother ni Mama Mary. Dahil, I don't know kung hindi ninyo napansin, tayo mga Katoliko lang at yung mga parang Katoliko rin pero humiwalay sa atin, kagaya ng Orthodox at saka yung mga Pilipinista, no, na sinimulan ni Gregorio Aglipay at yung, kung hindi ko nakalimot, ni Luz Reyes ba yun? Isabelo de Luz Reyes. Ginaya rin nila yung ano, yung pagtawag o pagkilala natin ni Mary na ina natin, spiritual mother. Pero maraming mga kapatid tayong mag-against nito. Dahil wala daw sa Biblia na si Mama Mary tinawag na ina, letra por letra, sa loob ng Biblia. Ako ay nagtataka kung bakit gawin nilang argumento iyan. Basta hindi mabasa sa Biblia, unawain ng bawal o mali. Aba, matamaan din sila kung tama ang ganong pag-iisip. Dahil ang daming mga ginawa nila na wala sa Biblia. Na hindi naman natin na tinuligsa dahil hindi naman masama. No? Sa Katoliko kasi na aral o na stand, kahit na hindi mabasa sa Biblia, pero hindi naman masama at hindi salungat sa aral Kristiyano, hindi salungat sa gospel, ito'y pwede. 'Di ba? Kagaya nito, no? May mga marami tayong organisasyon, no? Iba-ibang organisasyon, no? Iba-ibang organisasyon na sanayan na natin naging tradisyon na magtawagan tayo ng brothers and sisters.
Brothers and sisters, no? Kung kabilang tayo sa isang organisasyon, pero walang litra po litrang mabasa sa Biblia na iyan ang itawag. Na kapag mag-organize kayo ng organisasyon, so brothers and sisters ang tawagan ninyo. Oh. Pero tradisyon na natin iyan, na kaugalian na natin iyan, na ganyan talaga ang ating itawag, brothers and sisters. Pero walang utos sa loob ng Biblia na ang Diyos nagsasabi sa atin na ganyan ang itawag natin. Di ba? Oh. May talata ba ng Biblia na kapag mag-organize kayo ng group, mga samahan, ito ang itawag ninyo, brothers and sisters. No, walang ganun. Pero may mga implication lang, pero walang litra po litrang ganun. At saka, halimbawa, no, mag-uto sa akin ng aking asawa, mahal na asawa. At ito hindi mabasa sa Biblia ang inutos niya sa akin. Halimbawa, yung pagbabayad ng bills. Oh, may bills tayo na buwan-buwan babayaran, di ba? Dahil kapag hindi natin babayaran ang mga bills natin, no? Eh baka putulan tayo ng kuryente, internet, tubig, oh? Pero hindi mabasa sa Biblia na may ganong utos na kailangan nating tuparin. Di ba? May litra po litra bang babasa na utusan kang magbayad ng bills? Dahil ba hindi mabasa ang ganyang utos sa Biblia ng litra po litra, eh unawain ng masama at bawal ito? Hindi ganun. No? Now, pwede nating aminin, litra po litra, walang utos sa Biblia na si Mama Mary, tawagin nating lahat na mother. Pero may mga implications, may mga talata ng Biblia na dapat tawagin nating mother si Mary. Hindi siguro niyo alam. Naalala niyo yung si Kristo nakapako sa cross at nakita niya ang kanyang disipulo na si Juan at ang kanyang mother na si Mary. Ano ba ang nasabi ng Panginoong Hesukristo kay disipulo Juan at ano din ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang ina? Basahin ninyo, no? Hindi ko lang sabihin sa inyo ang talata dahil hindi ko ginawang outline ito. maari ako makalimot dahil hindi ko ugali na kailangan ma-memorize ko ang teksto. Ang importante sa akin, tama bang sinabi ko kahit na hindi ako mag-quote ng isang bersikulo. No? Dahil hindi naman mali na kapag hindi ka mag-quote ng bersikulo at unawain na agad yung mga sinabi mo hindi na ayon sa salita ng Diyos sa Biblia. May mga pagkakataong kahit na hindi ka mag-quote ng mga verses, yung unawa lang ninyo sa Biblia ang sinabi natin at hindi naman nag-again sa mga bersikulo ng Biblia, eh pwede ito. At kung isipin sa panahon ng Panginoong Hesukristo, no? Sa panahon ng mga apostol, wala pang chapter at verses, wala pang numero ang scripture, no? Dahil sa napag-alaman natin, mga Katoliko lang ang naglagay ng mga chapter at verses para ang matutunan at daling matandaan kung may mga numero, chapter at verses, di ba? Katulad sa ating mga aklat ng batas, no? Batas ng lupa, di ba? May mga artikulo, may numero. Ano ba ang dahilan kung bakit linagyan ng numero para madaling madaling makot o matandaan? 'Di ba, mga kapatid at mga magulang? Pero kung pag-usapan natin ang Biblia, historically sa panahon ng mga apostol, wala pa itong chapter at verses. Wala pa itong chapter at verses. At wala ding salita, litra po litra, na nagsabi ang Panginoon na lagyan ninyo ito ng chapter at verses specifically. 'Di ba?
May sinabi ba ang Diyos sa mga writers ng kasulatan, yung mga propeta, mga apostol, sinabihan ba sila ng Diyos na lagyan ninyo ito ng chapter at verses? May ganung sinabi ba ang ating Panginoon? Aba wala po, no? Wala pong isang kahit isang talata na ganun. Pero nag-isip ang mga obispo na lagyan natin ito chapter at verses para ang daling nahihirapan ako sa Tagalog. Okay. Ang daling na matandaan. Okay. So, yan . Ibig ba sabihin dahil ang mga apostol sa kanilang panahon, hindi pa nalagyan nila ng chapter at verses ang kasulatan o scripture, salita ng Diyos na nasulat, unawain ang bawal na lagyan ito, unawain ang bawal ang Biblia natin na ginamit dahil may chapter at verses na sa panahon ng mga apostol, wala pang ganito. At saka yung scripture sa panahon ng mga apostol, wala pang compilation sa New Testament. Ang scripture nila na ginagamit, yung Old Testament lang. Dahil wala pang officially sa New Testament. Diba? Hindi katulad ngayon, ang ating Biblia may list sa New Testament na. So, binukbay natin, isinama natin. Kaya ang Biblia natin may Old at New Testament. Unawain bang bawal ang paggamit sa Bibliyang may dalawang testament na? Dahil yung scripture sa panahon ng mga apostol, Old Testament pa lang. Dahil hindi pa na-compile yung New Testament. Dahil iba-ibang year. Ano bang year? Okay, taon. Ito nasulat at hindi pa na-compile at hindi pa nag-desisyon ang mga apostol sa kanilang panahon kung alin ang isama. Di ba? Yung pagdeklara na 27 books lang ang officially sa New Testament, hindi ito nagawa ng mga apostol sa kanilang council noon. Di ba? Kung may pag-desisyonan ang buong iglesia, isa pa mamagitan ito ng council. Kung babasahin natin ang Council of Jerusalem sa Acts 15, hindi po mabasa na ang mga apostol nagdeklara na 27 books lang ang officially sa New Testament. Okay, saan natin nalaman na may 27 books lang ang New Testament? Officialist, sa mga letter councils na ng iglesia. Halimbawa, Council of Rome, 381 AD, no? Council ng mga obispong katoliko ito. Hindi ito council ng mga protestante, dahil wala pang protestante noon. Di ba? At saka ni-affirm ito sa Council of Hippo, 393 AD. At ni-affirm naman sa 397 sa Council of Carthage. Puro lahat Catholic councils ito. Walang protestant council na kung meron bang Protestant Council na nagdeklara nito. Kung meron man, ginaya lang nila ang Catholic. Di ba? Dahil wala pang Protestante, ganun na. May mga church councils na ang simbahang Katoliko. Di ba? Bakit ginamit ng mga hindi Katoliko yung Biblia na may New Testament compilation na sa panahon ng mga apostol? Hindi pa ganun. Di ba? At saka natandaan ko yung nakapunta ako ng Dumaguete na nakabisit ako sa aking mga kasamahang Catholic faith defender sa Dumaguete at na-invite nila ako sa radio program nila. At binasalita ako sa sister station din sa istasyong ito, ang DYWC Dumaguete. Pag-aari ng simbahan pero naka-affiliate sa RMN. No? Okay. Now, may nasabi ako na isabi ko rin dito sa ating palatuntunan, no? Ito ang challenge ko sa mga kapatid na hindi Katoliko. Ito ang challenge ko. Okay. Sino ba ang nagsasabi na ang Biblia talagang salita ng Diyos? Sino ba historically, sino ba ang nagsasabi sa atin na itong Biblia na may Old at saka New Testament, italagang salita ng Diyos? Actually, hindi lang Biblia ang nag-claim na salita ng Diyos. May Book of Mormon. Ang ating mga kapatid na Muslim, meron din sila Quran.
Di ba? At saka, hindi ko na alam yung iba. Sa ating mga Kristiyano na Biblia ang pinaniniwalaan natin, sino ba historically ang nagsasabi na talagang na itong Biblia natin, nandito ang mga salita ng Diyos? Sino ba ang nagsasabi? Hindi porke kung may mag-claim lang sa nasulat, maniwala ka agad. Di ba? Historically, the Roman Catholic Church ang nagsasabi nito. Dahil nauna ang Roman Catholic Church, hindi pa nabuo itong Biblia, nariyan na ang Roman Catholic Church. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Siyang nagsasabi na ito salita ng Diyos na nakasulat. At naniwala naman ang mga Protestante. Naniwala naman ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Naniwala naman ang mga kapatid nating mga Sabadista. Itong 27 books lang na compilation sa New Testament, sino ang nagsabi na 27 books lang ang inspired sa New Testament? Mga apostol ba? Maghanap kayo ng bersikulo. Isabi niyo sa akin, anong bersikulo sinabi ng mga apostol na 27 books lang ang inspired, opisyal na bilang sa New Testament? Kahit na isang bersikulo, hindi kayo makapakita sa akin. Hindi kayo makapakita. Dahil wala naman talaga, kahit na basahin natin ng pabalik-balik yung Council of Jerusalem. Sa Council of Jerusalem, hindi pa sila nagdeklara. Hindi pa sila nagpipili sa mga sulat ng mga Kristiyano. Maraming sulat ang mga Kristiyano. At yung 27 lang, yung nasa Biblia natin, ang dinesisyonan ng mga obispo. Council of Rome, 381 AD. Council of Carthage, 397. Council of Hippo, 393. Kung naniwala kayo, example, hindi lang natin pag-usapan yung old, itong New Testament lang. Ito, kung walang authority ang mga Catholic bishops, kung hindi dapat paniwalaan natin ang mga Roman Catholic bishops dahil wala silang authority sa pagdeklara, sa pagtuturo, sa paghahayag, bakit naniwala kayo na ang inspired sa New Testament list na, sa mga libro, 27 books lang? Ako sa logic, before ako maniwala na talagang 27 books lang ang inspired sa New Testament, tanggapin ko muna ang mga tao na may authority sila sa pagsasabi nito. Di ba? Bakit ako maniwala sa sinabi ng mga obispo na talagang 27 books lang ang inspired sa New Testament kung wala silang authority sa pagsasabi nito, pagdeklara? Diba? Logic. Okay. Kaya nga, sinabi ko, nandun sa programa ng mga kapatid kong Catholic Faith Defenders sa Dumaguete, nang nasabi ko ito, biglang may isa, hindi ko lang isabihin ang pangalan, agad-agad pumunta sa radio station at nakipag-usap sa akin. Parang na-strange siya sa argumento ko. Very logical. Paano nila ito gibain? Kung Roman Catholic Church, Roman Catholic Bishops ang nagsasabi, nagdeklara, na may 27 books lang ang New Testament, ang inspired. Kung ang mga Catholic Bishops ang nagdeklara nito, at kung walang authority ang mga bishops, bakit naniwala ang mga kapatid na Protestante na tama ang sinabi ng mga obispo? Kaya ako, sinabi ko, bago ko tanggapin ang Biblia na ito talaga ang salita ng Diyos, tanggapin ko muna ang authority ng mga obispo sa paghahayag nito. Di ba? Dahil kung hindi ko tanggapin ang authority ng mga obispo, hindi ko tanggapin ang Biblia. Paano ako nakasisiguro na talagang salita ng Diyos itong nasa Biblia? Di ba? Paano ako nakasisiguro na ang Biblia salita ng Diyos kung nagdududa ako sa mga tao na nagsasabi na ito talaga salita ng Diyos? Mga kapatid at mga magulang, ano ang inyong masabi sa argumentong ito? Bago ako maniwala sa Biblia na talagang salita ito ng Diyos, tanggapin ko muna ang authority ng mga tao na nagsasabi nito. Sino ba?
Protestant Council ba? INC Council ba? Seventh-day Adventist Council ba ang nagdeklara nito? Na talagang salita ng Diyos ang nasa Biblia? Eh wala, no? Walang historical evidence. Kung meron ba, ating suriin kung totoo ba. Di ba? Oh. Pero mga Catholic councils like Council of Rome, 381 AD, Council of Hippo, 393 AD, Council of Carthage, 397 AD. Eh anong council ito? Lahat puro Catholic council ito. Council ng mga obispo. Di ba? Mga kapatid at mga magulang. No? So, wala na tayong oras, pagpatuloy natin sa susunod. No? Yung hindi ko pa nasabi ang argumento kung bakit kailangan tayong tatawag o kilalanin natin si Mary na mother kahit na walang litra po litrang ganoon sa Biblia na kailangan tawagin siyang mother. Okay? Hanggang sa susunod, ang inyong lingkod, kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Talk RMN. Si Mommy at si Washing Machine.